Ilang taon si dun, yung character ni Paolo Avellino doon sa movie nung ginawa niya yung gay shit niya? May history ba, Sophia? Parang college pa siya. Oh. Kasi naalala ko, nung bata pa kami, alam ko grade 4 ako noon ha. Ang weirdo nung isang kabarkada ko, one time biglang pinulong niya kami, bro, talika, may sasabihin ako sa inyo. Tapos pinagmamayabang niya, sabi niya, ano, eh, bakit ko ikaw Chris, nakachupa ka na ba? Mm. mga lalaki kami, di ba? So, nakachupa na. So, ba't tumayo? Hindi. Di ba? Bakit ako makachupa? Di naman ako, di naman ako bakla, di ba? Tapos siya pinagmamalaki, ako nakachupa na ako. Mm. Alam ko, hindi naman siya bakla. Oo. So, ba't mo pinagmamalaki? Anak, bakla ka ba? Parang gano'n, takang-taka ako. So, hindi ko alam. Tapos pinagmamalaki niya, proud siya na nakachupa siya. Mm. So, until later on, siguro college na ako, nalaman ko, meron palang thing pala talaga yon na merong mga bata na nag-e-experiment sa sex na ganun. Kahit straight sila na boys, parang chuchu pa niya isa-isa. Kumbaga, ano, ginawa niya, magkakwento niya sa akin, ha? Chinupa niya raw sa likod ng gasolinahan yun, yung kaibigan niya. Tapos chinupa din siya pabalik. Mm. Hindi kasi ano eh, like pag bata ka pa, kung ano yung napapanood mo, ginagaya mo, di ba? Parang sponge yung brain mo eh. Mm. So, pag bata ka pa, very naive ka and ignorant kung ano yung sexuality. Oh, nga, or yung gender, kung tinatawag. So, hindi mo, alam mong lalaki ka kasi yun ang sabi sa'yo, may bird ka. Oh. Tapos, pag babae ka, may flower ka. Oh. So, ipreserve mo yung flower mo ha, until you get married. So, ganun yung tinuturo ng mga parents mo. Mm. Pero, when you are young, curious ka eh. Oo, kasi nag-explore ka eh. Horny ka eh. Diba, and bukod sa horny, parang naive ka kung ano yung real world. Kung may kausap ka na, pre, subukan mo to. Pre, subukan mo itong porn magazine ito. Oo. Tatanggapin mo yan, tatanggapin. Pero ano, ang sinasabi ko, it's parang condition, kumbaga, it's quite common to young boys to do that to experiment. Oo, madami, may tawag pa nga eh, may tawag pa doon eh. Hindi ko alam kung ano, nalimutan ko lang syempre. Pero kahit hindi sila nakakaramdam ng pagiging bakla. Oo. Pero wala lang, naisipan nila diba, gawin yun. Parang young boys, parang nung high school, parang minsan fina-fuck mo yung classmate mo lalaki. Pero dahil nagbibiro ka lang, 'di ba? Fina-fuck mo siya parang pero okay, parang hina-hump mo lang. Dry hump mo siya, di ba? Parang, parang pinafuck kita, oh. Pero gay shit yon sa iba. Matanong parang, ay, parang, ba't mo ginagawa yan? Pero ikaw parang, hindi, dinodominate ko lang siya. Di ba? So parang, pag teenager ka or younger than a teenager, parang, ignorant ka dun. Eh. Okay, nagpapatawa lang kayo. Kasi ano, nagpapatawa ka lang? Yung ibang mga boys, parang, Nagpapatawa ka until labasan ka. Diba, kung, hindi ko naman wala pa naman nakita ko umabot. Hindi ko naman kasi wala naman magkasabi ng true feelings, 'di ba? Like kunwari parang feeling pre biro lang to until parang oh my god. Anong ibig sabihin noon? And pag young boy ka or young girl tapos na turn on ka sa same sex, hindi mo alam kung anong tawag doon eh. Kasi way back sa 90s parang pag man ka, your condition na ito gawin mo pag lalaki ka dapat puro robot lang i-drawing mo, pag babae ka kulay pink lang, 'di ba? Ganun. Well, actually mahabang usapan 'yan, pero sa ibang episode natin gawin 'yan. Balik tayo kay Moira. So 'yun.